Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong J.R. Olvindo at nais kong bigyang pansin ang nakita ko dito sa Facebook sa page ng It's Still Poor in the Philippines. Ano? Ito ay comparison ng tatlong personalidad na sikat. Ano? Si Dolphy, si Willery Villame at si Robin Padilla. Ang title niya ay Be Dolphy and Willery Villame in a World Full of Robin Padilla. So sabi dito kay Dolphy Quezon, kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay manalo. Dahil pag doon na ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko at sayang lang ang pagboto sa akin ng mga tao. Tumpak! Napakalinaw! Bakit ka papasok sa isang bagay na hindi mo alam? So, napaka straight to the point ang idea dito ni Dolphy. Tingnan natin naman yung kay Willery Villame. Sabi dito, COC, the last day of filing is tomorrow. Di ko ho kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Dapat pag pinasok mo ang isang bagay, mag-i-excel ka. Nakakagawa ka ng kabutihan, nakakagawa ka ng tama. Kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong kang magbasa ng batas, dapat marunong ka gumawa ng batas. So, alam naman natin na si Willery Villame ay, nung nakaraang eleksyon ay pinapakiusapang tumakbo bilang senador. At kung tumakbo nga ito, panigurado, panalo ito. Pero hindi niya pinasok kasi ito yung kanyang idea. Para sa kanya, pag pumasok ka sa Senado, kailangan marunong ka magbasa ng batas at marunong kang gumawa ng batas. Hindi lang kabutihan kasi ang main objective, pag ikaw ay senador, ikaw ay mambabatas. Gagawa ka ng batas para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Tingnan naman natin dito kay Robin Padilla. Sabi dito, nahihirapan lang ako, pwedeng dahan-dahan lang, kailangan ko lang mag-adjust. Hirap talaga ako doon sa Inglesa na malalim, lalo na yung mga usaping legal. So, ano kayang masasabi nyo tungkol sa opinyon ng tatlong magigiting na personalidad na ito kay Dolphy Quezon, Willery Villame at Senator Robin Padilla. Ano? So, tuloy natin yung pahayag niya. May nakita akong pahayag niya doon sa Philippine Star. Tara, tingnan natin kung ano yung pahayag dito ni Senator Robin Padilla. So, sabi niya, nahihirapan lang ako. E pag nag-iinglesan kami, medyo pwede dahan-dahan lang. Ganon. Kaya mahalaga yung journal eh, kaya binabasa ko yung journal kasi nandun lahat eh. Mahalaga yon. Nakatunga nga ako, tatango-tango, bukas mababasa ko sa journal ito, hindi naman lahat ay hindi ko naintindihan. Pag gumamit lang sila ng mga English na pang dictionary, lalo na pag nagtatalo na. Oh my goodness. So ito lang yung masasabi kong... kay Senator Robin Padilla. Dapat pag pumasok tayo at nag-apply tayo sa isang trabaho, alam natin yung gagawin natin. Tama po ba? Kasi nga, halimbawa ako, papasok ako, mag-a-apply ako ng trabaho. So, ibig sabihin, meron akong kakayahan. Nagawin ang trabaho ko doon sa isang a-applyan ko. Pag nandun na ako, hindi ako nakatunga nga doon at tatango-tango. Diba? So, suggestion ko kay Senator Robin Padilla, kasi nga, nandyan na siya sa Senado at niluklok siya ng mga tao dyan. Ibig sabihin, siya ay may kakayahan na maglingkod sa mga tao, huwag sayangin ang pagkakataon kasi hindi lahat ng tao ay merong oportunidad na katulad dyan.
So sabi nga, great power comes great responsibility. So hindi tayo patunga-tunga nga, hindi tayo patango-tango dyan sa Senado. So una, may pondo ang Senado. Bawat senador ay may pondo. Mag-hire ng staff para lalo pang maintindihan ang talakayan sa Senado. So hindi mo kailangan ipakalandakan sa publiko na ikaw ay nahihirapan dyan, lalo pag nag-iinglesan. Gawan mo ng paraan. Ikaw ay niluklok dyan at may pondo naman ang Senado. Why hire staff? Para lalo mo mong pag-aralan, lalo mo maintindihan ang sistema dyan sa Senado. Alam naman natin na ang mga senador ay mambabatas, nagbabasa ng batas at gumagawa ng batas na kapaki-pakinabang sa masang Pilipino. Nire-revise yung mga butas ng batas na hindi na kapaki-pakinabang sa mga Pilipino at gumagawa ng kapaki-pakinabang na batas. So kung ang problema mo ay English, so mag-hire ng staff na tutulong sa iyo para maintindihan mo ang English, kasi hindi naman yung batas natin ay nakasulat sa English. So kailangan mong ng tulong, di ba? Kasi nandyan ka na. So no need to blame. So wala tayong ibang sisisihin, di ba? Gawa ng paraan. Hindi dapat yung sistema ang mag-a-adjust, ikaw ang mag-a-adjust dyan, di ba? So, pangalawang advice ko kay Senator Robin Padilla, kasi nga, nandyan na siya sa Senado, alamin ang pangangailangan ng mga Pilipinong mahihirap. Maraming mahihirap na sektor sa Pilipinas na nangangailangan ng batas. Diba? Magpasa ng batas na sila mismo, itong mahihirap na sektor na ito ang magbibinipisyo, di ba? Una, maraming mga small businesses ang nahihirapan. Tulungan mo silang mapalago at maparami itong small businesses na to para umunlad ang Pilipinas sa paggawa ng kapaki-pakinabang na batas. Maraming resources ang Senado. Yan, di ba? Ang mga working student, paano mo matutulungan sa pamagitan ng isang batas? Marami tayong mga kabataan na nagtatrabaho na para matustusan ang kanilang pag-aaral. Anong batas ang pwede mong gawin para sa kanila? Diba? Ang ating mga minimum wage earner, paano mo pataasin ang kanilang kalidad ng buhay at ang kanilang mga karapatan ay hindi ma-violate ng kanilang mga employers? Ang ating mga OFW, ang dami. Hindi pwedeng nandiyan ka na sa posisyon na yan at sasabihin mo, hinay-hinay. Pagdating dyan sa Senado, bakbakan ka agad, laban ka agad. Hindi pwedeng nahihirapan. Maraming Pilipino ang nahihirapan. Kaya nga, niluklo ka dyan kasi naniniwala sila na kaya mo. Patunayan mo sa kanila na kaya mo. Language is not a barrier. It's just a challenge. No? So, hindi natin pwedeng i-adjust ang sistema dahil tayo ay di marunong mag-Ingles. Gawin nating Pilipino o Tagalog. Eh paano naman yung mga Pilipino na hindi marunong umintindi ng Tagalog o na Pilipino, di ba? Bihisa sila sa English. Sa English, alangan naman pilitin mo sila na mag-Tagalog o kaya mag-Pilipino. Di ba? So, yun lamang po. Ano kaya ang inyong opinion patungkol dito sa balitang ito sa Philippine Star at dun sa Facebook page ng It's Still Poor in the Philippines. So, yun lamang po. Ako po ulit si Ginoong J. Rolpindo. Mapagpalang araw po sa atin lahat. Paalam po pansamantala.